lang kayong tanungin, or ano ba yung na-realize natin ngayong quarantine? Lalo na, may extend na naman tayo, di ba? So, number one, para sa akin, yung save money. Bakit save money? Kasi na-realize ko na napaka-importante din na meron tayong naitatabing pera. Diba? Kasi tulad nyan, paano hindi tayo nagtatrabaho? Halos sa atin, no work, no pay. Diba? Wala tayong, kung wala tayong naisave na pera, paano tayo? Paano tayo bibili ng food natin? Paano tayo makakaraos? Diba? So, kailangan talaga, meron tayong naisisave kahit papano. Lalo na kapag may trabaho ka. Alam mo, napakalaking bagay na meron talaga tayong naisisave na pera. Kasi, kahit na ganito yung nagiging sitwasyon, handa tayo. Kumbaga, meron tayong bala. Diba? Kahit na no work, no pay. Diba? So, yun, number one, kailangan talaga na mag-save tayo ng money dahil hindi natin talaga alam kung anong mangyayari mamaya or bukas. Diba? Yan. Pangalawa naman is food. So, para sa akin kasi, no? Kasi, kahit wala pa tong quarantine na to, meron talaga ako nakasave na food sa room ko. Kasi, pwede kasing gutumin ka eh. Gutumin kasi ako eh, no? Pero, yun nga, kailangan din na mag-save talaga tayo ng pagkain din na mga dilata, yung mga goods na malaking tulong talaga to. Lalo na kung hindi tayo pwedeng lumabas talaga, totally lockdown talaga, hindi tayo talaga makakalabas. Hindi pwedeng bumili or hindi na talaga pwedeng lumabas. So, di ba, papaano tayo? So, kahit papaano, meron ka nakatabing food sa ref, sa storage na lagay mo ng food. Di ba? So, napaka-importante na nakaready rin yung food na meron tayo sa bahay. Kaya, itong sitwasyon na nangyari sa atin na to, malaking natutunan natin na kailangan ding mag-save talaga ng pagkain, 'di ba? 'Yun. Ayan. So number 3 na-realize ko ngayong quarantine or kung ano man yung na-realize mo din, no? Para sa akin yung rest, yung pahinga. Kasi minsan tayo kapag sobrang workaholic natin, yung puro trabaho na lang tayo, parang hindi na natin naisip minsan na kailangan ko din magpahinga, kailangan ko din palang mag-chill, mag-relax. So, di ba? Parang ito yung chance mo na makapagpahinga ka, ibigay mo yun sa sarili mo, matulog ka, di ba? I-relax mo yung isip mo, i-relax mo yung sarili mo, magpahinga ka. So, kumain ka, 'di ba? Ito yung time talaga na kailangan nating i-ano din yung sarili natin, na kailangan din nating magpahinga. 'Di ba? Kapag kasi back to normal na naman 'yan. Ayun na naman, yung puro trabaho na naman tayo. Minsan hindi natin naman malay, nagkakaroon na tayo ng sakit dahil nga sa sobrang pagod, sa sobrang puya, sa sobrang pagtatrabaho natin. Minsan yung health natin nadadamay na, 'di ba? So 'yun, kailangan talaga natin ngayon yung magpahinga. So wag nating abusuhin yung sarili natin. 'Yun. So, yan. Yung number 4 naman, yung family natin. So, ito na yung chance na nakakasama natin yung family natin, nakakabanding natin yung pamilya natin, di ba? So, yung iba dyan, yung may pamilya na may asawa, may anak, ito na yung chance mo na makasama mo yung asawa mo, yung anak mo, di ba? So, para sa akin kasi napakalaking bagay din na kasama mo yung family mo. Kasi, kapag nasa work ka, yung isip mo, parang, kumusta kayo sila? Okay ba sila? So, parang, di ba, kung nasa bahay ka, kasama mo yung family mo, alam mo yan, ang sarap sa pakiramdam na nakakalaro mo yung mga bata, nakakwentuhan mo yung pamilya mo, di ba, nakapag-open up kayo, yung bonding nyo. Kasi minsan tayo, nakakalimutan natin
nakakalimutan na natin i-prioritize yung family natin. I mean, yung, kasi kapag, diba, kapag back to normal na ang lahat, madalas nasa labas tayo, yung work, minsan, na kasama, gusto natin kasama yung mga friends natin, na mag-hangout, diba, yung magkaroon ng bonding sa mga kaibigan natin, mga schoolmates natin, yung mga kaibigan natin, diba, mas pinaprioritize natin sila. Minsan, mas gusto mo pang nasa mall ka, diba, mas gusto mo pang gumala, gusto mo pang tumambay. So, ito yung chance na kasama natin yung family natin, na gumawa kayo ng magagandang bagay. Pwede kayo magluto, mag-TikTok, diba? Manood ng movies, ganun. So, napakalaking bagay din na na-realize ko is yung family. Yan. So, number five. Yung number five naman, yung meditation. Ito yung word of God na dito ko na na-realize na parang, oops, parang alam mo yan, parang yung time na para ibinibigay mo kay God, nakakalimutan mo na. Diba? Pero ngayon, ito yung chance mo na makapagbasa ng salita ng Panginoon, maaral mo yung salita niya, yung ma-observe mo, yung gusto niya, diba, yung mga salita niya na mine-meditate mo, yung mga pangako niya, yung mga salita niya, diba? And ito rin yung na-realize ko na alam mo yun, madalas nakakalimutan natin manalangin, nakakalimutan natin tumawag sa kanya, nakakalimutan natin na meron palang Diyos, diba? Minsan nakakatuwa kasi parang yung iba ay parang wala lang, di ba? Pero para sa akin, na-realize ko na ito yung time na kailangan mong mag-meditate ng salita ng Panginoon. Ito yung time na kailangan nating tumawag sa Kanya. Ito yung time na kailangan nating i-realize lahat ng mga salita ni Lord. Alam niyo po, hindi ako perfecto. Pero hindi rin ako nakakasunod sa gusto ni Lord. Ako rin po ay isang sinner, and ina-admit ko yon. Ang sobrang na-realize ko na paano kung wala si Lord sa buhay natin. Diba? Paano kung wala si Lord sa buhay mo? Diba? So, napakalaking chance na ito na ilang araw tayo naka-quarantine, nasa bahay lang, why not na manalangin ka, why not na magbasa ka ng salita ng Panginoon, diba? Alam niyo po, ang dami kong na-realize ngayon na nasa bahay lang, and nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga dumadaan na pagsubok sa ating lahat, hindi lang po sa akin, hindi lang sa pamilya ko, kundi sa ating lahat, nakikita niya naman po, tayong lahat ay nakatayo, patuloy na lumalaban dahil sa epidemic na sakit na ito, na COVID. Alam ko po na lahat tayo malalagpasan natin ito, nakasama ang Panginoon. Basta lagi niyo pong tatandaan na God is with you, God is with us, and God is powerful, at ang Panginoon po ay kontrolado niya ang lahat. Alam ko po na ang Panginoon ay mas malaki sa anumang virus na yan, dahil ang Panginoon po natin ay tapat at totoo. Kaya God bless you po sa inyong lahat. Manatili po tayong sa ating mga tahanan, at huwag po natin kakalimutan na magsuot ng mask at mag-alcohol. Palagi po tayong maghugas ng kamay, at huwag po matigas ang ulo. Okay, so lagi lang po tayong manalangin, lagi lang po tayong tumawag kay God, dahil naniniwala po ako na lahat ng bagay hindi nasasayang sa bawat panalangin, sa bawat paglapit po natin sa Kanya. Amen. So, maraming salamat po. God bless you guys. Bye!